Good morning, brothers and sisters. Dito na naman po tayo sa ating paboritong restaurant para kumain ng breakfast. Pumasok sa puso ko yung gusto ko i-share sa inyo about fear of God. So ayan, breakfast tayo. Iba yung takot sa fear of God. At yun nga, yung mga devil o yung mga against kay God, they are afraid of God. But the people, the real people of God, should have the fear of God. Ano ba yung pagkakaiba ng fear of God tsaka afraid of God? Yung fear of God is punong-puno siya ng respeto, pagsamba, at hindi, siyempre, hindi ka magka-respeto sa isang bagay, sa isang tao na hindi mo lubos na kilala. Therefore, ang fear of God is a result of knowing God. Kaya maraming tao nagdi-disrespect kay God kasi they don't know God. So the more you know God, the more the fear of God is being developed in your heart. Kasi the more na mag-worship ka, the more na alam mo na God is omnipotent, ibig sabihin all-powerful, wala nang mas malakas o mas makapangyarihan sa Kanya. Omnipresent, ibig sabihin all-present. Kahit saan ka nandun, alam niya kung anong ginagawa mo at nakikita niya. Kahit nasa Amerika ka, kahit umaga, kahit gabi, kahit nagtatago ka, kahit yung iniisip mo, kasi present siya. Present siya physically, mentally, spiritually. So walang maitatago ang tao. At omniscient. So pag sinabing omniscient is all-knowing God. So walang nalilihin kay God. Try muna natin kakain natin. So yun. So yun yung fear of God. Although si David ay kilala niya rin si God, pero later on nga nagrebelde siya kay God. Hindi na siya sumunod. So hindi na siya wala na siyang fear of God. Bakit? Ginagawa niya yung mga bagay na against kay God. Intentionally niyang ino-oppose si God o kinokontra. Pero napapaalala sa kanya ni God yung kanyang future, which is punishment. Pag pinapaalala sa kanya ni God yung punishment, dun siya luluhod, dun siya iiyak, dun siya pero never siyang humingi ng tawad kay God. At na-realize siya lang na talagang wala siyang laban kay God, kaya siya afraid kay God. Parang ganun yung mga tao, afraid lang sila kay God pagka pinag-uusapan yung last days na magugunaw ang mundo, na mapupunta ang tao sa hell, na hindi sumuko kay God, o hindi nagpakumbaba kay God, o nagpatuloy sa kanilang kasamaan, doon lang sila nakakaramdam na afraid sila kay God. Pero after that, ituloy sila ulit doon sa dati nilang masasamang gawain. Pero yung fear of God leads us to righteousness and holiness. Kasi pagka meron kang respeto, kilala mo si God, kaya ka may takot kay God, nanasain mo o i-desire mo sa puso mo na mabuhay ng tuwid o matuwid kay God, na malapit kay God, na hindi kumukontra kay God intentionally. Ba't ko sinabing word na intentionally? Kasi hindi naman tayo perfect, may mga time na kakamali pa rin. Pero once na ma-realize yung pagkakamali, agad na nag-repent, nagpahingi ng tawad, na may pusong nagsisisi talaga at hindi lang yung for the sake of it. Nagsisisi talaga at pinapakita yung pagbabago. So, yun yung may fear of God. So, i-pray natin na karoon tayo ng fear of God na mas makilala natin si God. Makita sa buhay natin yung pagrespeto kay God. Ano yung example ng fear of God? Example, sa pamilya na lang. Iba yung may fear sa parents or sa father, at iba yung afraid sa father.
yung afraid, yung yun yung anak na gagawin niya opposite yung binibilin o sinasabi ng magulang. Like for example, anak, mag-aral ka mabuti, pero pagka nasa school na, oh, wala naman si tatay at si nanay, hindi naman ako nakikita. So, hindi papasok magkakating classes, magbibilyar lang, or mag-iinuman, or mapapariwara. Mapapasok nila yung alcohol, yung drugs, etc. Tapos pagdating ng time na bagsak yung grades dahil nga hindi pumapasok, doon niya lang nararamdaman yung takot na baka mapalo, baka maparusahan. Ang totoo, afraid lang pero walang fear. Ang mas maganda kasi fear. Ano yung fear? Yung fear ganito eh. Ito na naramdaman ko to sa papa ko. Papa ko ay sundalo. At lumaki ako na malayo sa papa ko dahil doon ako pinadala sa mga lola ko sa Romblon at ang papa, mama ko, mga kapatid ko nasa Manila. So, bawat word na sabi ng papa ko sa akin, hindi ko kinakalimutan. Sabi niya, "Bong, mag-aral kang mabuti, sikap ka, hinahangaan kita dahil masipag ka mag-aral." So, dinibdib ko yun. Kahit na malayo at hindi alam na papa ko ano yung detalye ng buhay ko sa Romblon, pinagbubuti ko pag-aaral ko. So, yun nakita ko na fear. Yung kahit di alam ng magulang mo yung ginagawa mo, ginagawa pa rin yung utos niya. Kung kaya nating gawin yun kay God. For example, isa pang example, sabi, the fear of God is the beginning of wisdom. Bakit hindi sinabing, pag afraid kay God, ay magkakaroon ng wisdom. Hindi ginamit yung word na afraid, hindi ginamit yung fear. Kasi, yung wisdom ay tamang decision making sa tamang situation. Tamang kaparaanan sa tamang sitwasyon. Kung ano man yung gusto na sitwasyon, naiisip mo yung tama. Bakit tama? Kasi, binibase mo sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, hindi ka gagawa ng desisyon na mapapahamak yung pangalan ng Diyos. For example, malayo ka sa magulang mo dahil gusto mo mag-independent ka, pero patuloy mong sinusunod lahat ng payo na natutunan mo nung ikaw ay kasama mo yung mga magulang mo. Nawa ay maging malinaw sa atin kung anong kaibahan ng fear of God at saka afraid of God. Yun. Although may mga time na sinusunod natin yung sarili natin. Yung mga time na we don't care ano yung isipin ng iba, lalo-lalo yung magulang natin. And times na we even don't care kung ano mararamdaman ni God or iisipin ni God. Kaya nga, ang hindi makakapasasalamit yung mga godless people. Ano yung godless people? Yung mga tao na walang God. So they just do anything, they do everything not caring about God in their lives. Godless. They exist, but God does not exist in their lives. Godless. Iba po yung sinasabi sa ginagawa. Sometimes we say, may Diyos din naman ako sinasamba. Iba-iba tayo ng Diyos na sinasamba or same tayo ng Diyos na sinasamba. The thing is, it's not what we say but what we do that matters. Sometimes kasi napakahusay nating magsalita pero hindi naman yun yung umaayon sa ating ginagawa. Kaya si God dun sa tumitingin lagi sa puso, mas mapagkakatiwalaan o mas mapapaniwalaan kung ano yung laman ng puso. Although meron din nakalagay sa Bible na out of the overflow of the heart, the mouth speaks.
kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yun ay galing sa puso. Halimbawa, pagka lumalabas sa bibig natin ay puro galit, ibig sabihin yung puso natin punong-puno na ng galit. Pag yung puso, ang bibig natin ay punong-puno ng positivity, ibig sabihin malamang nang maliit ka pa, kahit na anong negative na sitwasyon, positive pa rin yung salita ang magulang mo. Kaya natuto ka mag-isip ng positive. Kaya yung puso mo, punong-puno ng hope. Pero may mga tao na very critical. Hindi naman dahil sa gusto nilang ma-improve yung tao, kaya sila critical, kundi wala lang talaga silang makita kundi mali. Kasi siguro maliit sila. Kahit na ginagawa na nila yung best, puro ano ba yan? Maganda sana, kaya lang, lagi may kaya lang, lagi may nakikita, ang nakikita lagi negative. So, yung puso natin, madaling clear indication kung yung sinasabi natin ay clear indication kung ano yung sa puso natin. Mahirap itago yun, mahirap magkunwari. Kaya yun, para ma-change yung ating mga pananalita, ang ating pag-iisip, ang unang binabago ng Diyos yung puso ng tao. So, ibigay natin yung, i-surrender natin yung ating puso kay God. Kaya ang mabago at ma-develop sa atin yung fear of God. Kilalanin natin siya. I-worship natin siya. Sorry. I-respect natin siya ng buong puso. At i-apply natin yung respect na yun sa ating kapwa. Hindi natin pwede sabihin na mahal natin si God pero hate natin ang kapwa. So, if we have fear of God, pag hinate natin yung kapwa, mararamdaman natin, eh, anak din ni God to, ah. Creation din ni God to, ah. But parang gusto ko na siyang patayin. Sa tingin lang, gusto ko na siyang patayin. So, hindi totoong meron kang fear of God kasi nasa puso mo, puro galit. So, sabi nga, the world will know that you are brothers if you love each other. Dahil yun yung sign na kayo anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay nagmamahal. So yun, marami tayong issue sa buhay natin na dapat natin pansinin. Marami tayong issue sa buhay natin na kailangan natin ipa-check sa Panginoon, ipa-evaluate. At magagawa natin yun kung patuloy tayong matuto mag-pray, magbasa ng Bible, patuloy tayong magmahal kay God, mag-respond sa kanyang salita. So, tapusin ko yung breakfast ko at hanggang doon na lang muna yung encouragement ko sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. See you sa susunod na vlog ko. Bye.